agony, ma-prolong yung pain na dinadala ko. So, I better return this for me to move on. So, that's a different way po. Uh-oh. It's a different way. So hi guys, welcome back to my channel. Yay! And tonight, we're going to answer a question, and then the challenge is they are not allowed to speak even a single word in Cebuano. Wow! So even me, I'm gonna be answering as well the question that that I will be throwing to them. Okay, so let's get started. So before we start, let me introduce to you my guests. First is Edely. Second is Ikoy. No! Hi guys. Alright, so the challenge guys is going to be like this. Like the three of us, we are not allowed to speak Cebuano, even a single word, upon answering the question. So the question that we are going to answer tonight would be, is it necessary to return gifts from your ex? Alright, so upon answering it, you guys or the three of us, we are not allowed to speak Bisaya or Cebuano. Okay. Alright, and then the consequence, if you do speak even a single word, the consequence would be like this. Ching! Okay, is that a deal? Yeah. Alright, so let's start. So the first to answer the question is Adeline. Are you ready? Yes. Okay. So again, the question is it necessary to return gifts from your ex? I know each of one of us have different views or way to forget or way to forget their exes or everything, or yeah. So for me, kay, it is not necessary to return all the gifts being given. Kasi sa being in a relationship, sa relasyon nyo ay naging parte na rin yun para parang show of love kung ano yung affection nyo sa isa't isa, like, wow! Yeah, sa isa't isa. And man batayan ang gift na yon para makalimutan mo ang ex mo or maka-move on ka, kasi pag gusto mo talaga ang isang bagay or gusto mo talagang kalimutan na siya, ay sigurado naman ako na para sa sigurado ako sa na without returning the gift ay makakalimutan ko siya sa paraang loving myself more at focus kung ano yung gusto kong kung ano yung mga bagay na gusto ko before siya dumating, like, yeah. Ito lang. It's not necessary. So it's not necessary. Okay. So next, Ikoy. So the question is it necessary to return gifts from your ex? For me, based on my mindset, siguro di lahat ng tao nagpaparehas ng takbo ng utak, di ba? Siguro sa akin lang, ha. Kasi ang takbo for me is hindi na. Hindi, at syempre ang mga alala nyo, hindi na may babalik yun. Syempre yung mga gifts nyo. Siguro
Siguro you called it. Ayaw, ikatkin, nagbulok mental mo, kin. Lenong na istorya. Ikatkin, nagbulok mental mo, kin. Lenong na istorya. Siguro, di naman yun paraan para makalimot ka sa kanya. Para ibalik mo yung mga binigay niya sa'yo para malimutan mo lang siya. Sa akin eh, hindi ko talaga siya malito kasi naging parte na siya naging ng sa ating buhay eh. Naging parte na siya eh, kaya tanggapin lang natin na cut kin pwede na lagi na asaling na cut. So you know pag ex na dapat kung anong ibinigay niya sa iyo hindi mo na pwedeng kunin or kahit na ibibigay niya hindi mo na dapat tanggapin kasi ibinigay mo na yun, di ba? What? Dapat okay na yun kasi kung mamiss mo siya, meron kang tignan na gamit na binigay niya galing sa iyo. Tingnan mo to. What the fuck? Pwede to yung blocker. Meron siyang kung what if mamiss mo siya at gusto mong balikan yung mga araw na pinagdaanan nyo, yun, meron kang kasi Tagalog anong makita ganun tatanaw na pwede raman siya, pwede raman lagi na siya but ganang meron kang titignan kung darating yung araw na namimiss mo yung taong pinakamamahal mo ah. Siguro hindingin sa akin lang talaga guys yo. Adik ka ba? Yeah, makiwawa eh, Tagalog yun ay. Yan, tinibig eh. Balik-balik, pagin gabi. Okay, continue. Siguro, ang main point ko lang naman po is, kung ano man yung mga gamit na ibinigay ng ex nyo noon, huwag nyo nang isa uli. Kasi ibinigay na nila, di ba? At least, nagbigay sila nang hindi nyo hinihingian. Wow! One day, pag move on na, Choy. What? Ikaw, Mr. Ken, necessary to return gift from your exes or ex? Well, for me, my opinion about it, each one of us, we actually have our different way on how to cope up or how to move on. May kanya-kanya tayong paraan. So, hindi naman sa, hindi ako sumang-ayon na isa uli yung mga binigay ng ex ko or mga isa uli ko yung mga binigay ng ex ko sa kanya. So for me lang, for me it's not necessary. Yes, it's not necessary to return gifts from your ex because as being said, yung mga binigay nilang gifts, binigay niya nila yon sa ano, sa yung mga magagandang moments ninyo. Binigay niya yon sa time na okay kayo. Bigay niya yon sa na hindi labag sa kanyang ano, hindi labag sa kanyang kalooban. Binigay niya yon sa mga moment na gusto kanyang pasayahin or sinusurpresa kanya, ganun. So hindi talaga necessary para sa akin, kasi based on my experience,
I did not return the gift from my crush. I mean, from my ex. What? From my ex. Hindi ko talaga isinaulit. Kasi may mga times talaga na ano, namimiss natin siya, ganun. Pero ang ginawa ko lang ay ano, pag namimiss ko siya, tinitingnan ko lang yung ano, yung bagay na kanyang binigay sa akin. Yes. Upang ano, upang ma-recall ko yung mga memories namin before. Hindi naman talaga natin makalimutan 'yan. Kasi given na yun eh, yung mga memories na ano na build namin noon is part na yun sa ano kung ano ako ngayon. Wow! So yeah, that's my opinion about the question. Pero hindi ibig sabihin na kanang you're not going to return it, na you're still hoping na magkabalikan or anything like that. No. No. Hindi naman sa ano sa hindi ko sinauli kasi ano umaasa pa akong babalik siya. No. Hindi ko siya isauli kasi binigay niya 'yun eh. Kusang loob niyang binigay, hindi ko 'yun hinihingi sa kanya. Yes, tama. Yeah. Kusang loob siyang nagbigay upang mapasaya ka. So, ba't mo isauli? Oo nga naman. May point ka naman. So sa mga ganung paraan, so alam ko na may iba-iba tayong opinion or may iba-iba tayong mga ways kung paano natin i-handle yung mga ganung sitwasyon. Pero para lang naman sa akin, if you are going to return it for the sake of your comfort, then do it. Amazing. Kung yun talaga na magpapa-comfortable sa'yo, na ibigay mo kasi ibigay ko na to sa kanya, isauli ko na to sa kanya kasi hindi ko na gusto maalala yung ano, yung mga nakaraan namin. Yeah, yeah. At tapos gusto ko na rin siyang kalimutan. Kasi pag hindi ko to sinauli, mas ma-prolong yung agony, ma-prolong yung pain na dinadala ko. So, I better return this for me to move on. So that's a different way po. What? It's a different way na pagko-cope up ng ano, emotion. Pagko-cope up ng pain. So, yun lang. Alright. So, yun yung mga opinion namin at hindi naman namin sinasabi na yung mga opinion na ibinahagi namin sa inyo ay totoo at dapat yung paniwalaan yun. Kasi opinion lang namin yun sa question na yun na is it necessary to return yes or iba iba kasi tayong paraan para makamove on, para makalimot. Yes, and then if it resonates with you, then great. Then if not, then it's okay. Amazing. Kasi ano, kagaya ng sinabi ko, may iba-iba tayong ways on how to cope up a certain situation. So yun lang yun, guys. So that's it for tonight, guys. And I hope that you enjoy. Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Hey, subscribe din ako ng channel, oy. Right. Subscribe to my channel. Subscribe. Alright, bye-bye. Bye-bye. Shout out pala kay Julie Marie Oyamot, Malu Jane Apusakas, and Marjo Planka. So thank you so much, guys, for supporting me, and I hope you will continue to support my YouTube journey. And I do really appreciate it. Thank you so much. What a wonderful